mabuti naman siyang tao. At kaya siya nagaganda. Napatayin na rin sa aming lahat. Napatayin mo ang akas kami at hindi ako. Hindi ako titigil. Hanggang hindi ko napapalis si Talisa. Matagumpay nga na gumana ang pakiusap ni Captain Lee Yamante kay Cardo Dalisay at sa mga kasamahan nito na kung pwedeng makuha muna yung cellphone ng kanyang mga magulang at kung pwedeng maglabas-pasok sa trabaho ang kanyang mga magulang. Kaagad namang pumayag itong si Cardo Dalisay dahil na rin sa kapag hindi naka-attend or nakapasok ang mga magulang nito ay magtataka ang ibang tao at pupunta ito sa bahay ni Captain Lee Yamante na magiging sanhi upang mapahamak ang Task Force Aguila. Samantala, pumunta naman tayo sa nangyayari sa palasyo. Pagkatapos nga may mangyari kay Mariano at kay Helen, ay aksidente naman pumasok itong si Cassandra sa loob ng kwarto nitong si Mariano at nakita nga nito si Mariano na nagbibihis at si Helen ay palabas na. At ito naman ay nagselos sa kaagad-agaran at naging dahilan para magalit ito ng matindi kay Mariano at itinulak nito sa kama at pinipilit nito na may mangyari sa kanilang dalawa. Ngunit pagod na itong si Mariano dahil sa nangyari sa kanila ni Helen. At doon na nga nag-umpisa ang matinding galit palalo ni Cassandra na sinabi nito kay Mariano na bakit tinatanggihan siya. Dahil ba sa may nangyari na sa kanila ni Helen? At dagdag pa ni Cassandra na siya ay isang babaeng masilusin at gusto niya ang kanya ay kanya lamang at wala na siyang kahati. At kaagad naman itong pinabulaanan ni Mariano na wala naman nangyari sa kanila ni Helen at nag-uusap lamang sila at lahat ng pangako nitong si Mariano dito kay Cassandra ay susundin at tutuparin niya. Sa kabilang banda naman ay habang nag-uusap itong si Mariano at saka itong si Cassandra ay biglaan namang pumasok itong si Ambo at karakay naman binati itong si Cassandra na naging dahilan para lumabas at mag-walk out itong si Cassandra. At kinausap nitong si Ambo si Mariano at bilib na bilib ito na sinasabi na bilib siya kay Mariano dahil dalawa yung babae sa puso ni Mariano at parehas de kalidad at palaban. At dagdag pa nitong si Ambo dito kay Mariano ay sana all pinag-aagawa ng dalawang babae. At tumimik naman itong si Mariano na kung pwede kay Ambo na lamang itong si Elizabeth. Nakaagad naman sinabi ni Ambo na hindi talo silang dalawa ni Elizabeth at tanging magkaibigan lamang itong dalawa. Samantala, bumalik naman tayo dito sa Task Force Aguila habang nagkakaroon na nga ng tiwala itong si Cardo Dalisay dito kay Captain Lee Yamante at naibigay na nga ang mga cellphone ng mga magulang nito ay umimik naman itong si Ramil at sinabi kay Cardo Dalisay na kung tama ba ang desisyon nito na ibigay ang cellphone ng mga magulang ni Captain Lee Yamante at hayaan itong maglabas-pasok sa trabaho. At dagdag pa ni Jerome na paliit na ng paliit ang kanilang mundo at sobrang dami na ng kanilang kalaban at kakaunti na lamang sila. Sa kabilang banda naman, habang nasa hapagkainan ng pamilya Mante, ay sinabi nitong si Lia sa kanyang ama na si Fernando na kung pwedeng iwasan na lamang ang pakikipagtalo nito kay Cardo Dalisay para magkaroon ng katahimikan sa kanilang tahanan. At dagdag pa ni Aubrey na mas maganda yon na wag na lang patulan ng ama ni Lia etong grupo ni Cardo Dalisay at hindi naman ito mananakit kung hindi sila inaano. At sabi pa ng ina ni Lia na ano kaya ang magandang pangregalo or pang peace offering dito sa grupo ni Cardo Dalisay. At dagdag pa ng kapatid ni Lia na si Aubrey na ano kaya ang magandang gawin para makatulong sila sa grupo nitong si Cardo Dalisay at kung ano pa ang magagawa nilang bagay para mapagaan ang pinagdadaanan ng grupo nito. Kaagad naman sumagot itong si Lia na kailangan ng damit ng grupo nitong si Cardo Dalisay at sinabi ng ina nito na merong pinaglumaang damit itong si Fernando at saka itong si Mang Berting na pwedeng ibigay sa grupo nitong si Cardo Dalisay. At sa sinabi ni Aubrey, ni Lia at ng ina nito ay sumang-ayo na rin itong si Fernando Mante na ibigay na lamang ang pangangailangan nitong si Cardo Dalisay para wala na lamang gulo. At nagsimula na nga maghaluwat ng pinaglumaang damit ni Fernando Mante at ni Mang Berte itong si Lia at si Aubrey na dinala nito kina Cardo Dalisay. Samantala, habang natutulog na nga itong si Aubrey at si Lia ay nag-usap itong magkapatid at inamin ni Captain Lia Mante na napatay sa engkwentro ang asawa nitong si Cardo Dalisay kaya nagkaganon ang buhay nito. Kung titingnan ay laging galit itong si Cardo. At kakay namang sinabi nitong kapatid ni Aubrey na kung sino ang nakapatay. At sinabi ni Captain Lee Yamante sa kanyang kapatid na si Aubrey na hindi siya ang nakapatay sa asawa ni Cardo Dalisay kung hindi itong si Major Albert De Vela ang aksidenteng nakabaril dito kay Aliana. Sa kabilang banda naman, tinatrabaho na ni Renato Hipolito ang kanyang pangarap na kaharian na kung saan siya yung maghahari. Pero bago mangyari yon ay uunahin niya munang linisin yung mga sagabal sa kanyang daan at mga nakaaway niya tulad ni Cardo Dalisay at itong si Lito Balmoria. At habang nag-iisip ito ay tinawagan ito si Lito Balmoria. Laking gulat niya na hindi sinasagot ni Lito
Cristobal Moria ang kanyang tawag. Kaya naman sinabi ni Renato Hipolito na bakit hindi sinasagot nitong si Lito ang tawag niya. May balak ba si Lito na kalabanin siya? At kung may balak man ito na kalabanin siya ay pupulbusin niya lang din ito katulad ng mga nauna niyang nakalaban. Samantala, gigil na si Cardo Dalisay na makagante dito kay Lito Balmoria. At sinabi ni Cardo Dalisay na pagputok ng araw ay gagalaw na sila para makapaningil na siya dito kay Lito Balmoria. Pero sumagot itong si General Olegario at sinabi nito kay Cardo Dalisay na paano sila lalaban ay wala na silang bala at kakaunti na lamang ito. At pumilit pa rin itong si Cardo Dalisay na ang sasama sa kanya ay yung mga walang tama ng bala at maiiwan yung may mga tama ng bala para magpahinga at magpagaling. Pero hindi pumayag ang mga kasamahan ito na tinamaan ng bala at sasama pa rin ito sa bakbakan. Kaya naman sinabi ni Cardo Dalisay na ang maiiwan lamang dito sa bahay ni Captain Lee Amante ay etong si General Olegario at etong si Major Popenia para bantayan etong si Lolo Delpin. At kung aksidente man na dumating ang Blacko ay itakas nila si Lolo Delpin at iligtas nila ang kanilang mga sarili. Sa inyong palagay, sa ginawa ba ni Captain Lee Amante na pagsabi sa kanyang kapatid na si Aubrey ng katotohanan na hindi siya ang nakabaril kay Aliana kung hindi itong si Major Albert De Vela, ay malalaman ba ni Cardo Dalisay ang katotohanan galing dito kay Aubrey? Manunumbalik ba ang tiwala ni Cardo Dalisay dito kay Captain Lee Amante? Hihingi ba ng pasensya si Cardo Dalisay dahil sa inasal niya dito kay Captain Lee Amante? Well, yan yung kapanapanamig na dapat nating amtabayanan sa Amprovinciano. At kung ikaw ay may gustong sabihin at comment sa video na ito, ay maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Maraming salamat po. Isang like at subscribe nyo lamang po. Sapat na. Thank you po. TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggen yung walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.